خلي جوجل فيديوز هبوطهم بعد. Yo, what's up? This is JV's official channel. For today's video, this is our first time para sa mag-react tayo kung ano yung mga nakikita ko sa YouTube na dapat nawala sa YouTube. Yung mga ganito, shit, mga kalibugan. So, yun na nga. May nakita ko, bakit yung mga magagandang content na dapat marami yung views ay walang views kaysa kalibugan, kaysa mga jackal videos, mga ganito, ganyan. Ang dami ko nakikita, babae, lalaki, marami. Marami doon mga kalibugan videos dito sa YouTube na inaalaw pala ni YouTube yun. So yun na nga. So magre-react tayo ngayon. Marami akong nakita. So as I scroll last night sa mga kalibugan videos, marami akong nakita. And kahit na makikita yung mga private parts ay inaalaw pa rin ni YouTube. Meron nga dun 15 million views. Nakita ko. Hubot-hubad. So, bakit inaalaw ni YouTube yun? Ha? Hindi, parang unfair sa ating mga content creator na gumagawa ng content, pahirapan yung paggawa ng content, lalo na ngayon sa pandemic, di ba? So, ang masasabi ko, medyo unfair si YouTube sa ganyan. Anyway, so siguro, sa nakita ko naman, may mga age restrictions si YouTube. So, yun siguro inaalaw niya pero age restricted. Meaning hindi nakikita ng mga underage or below 18 years old yung video. Pero naging wais na yung mga kabataan ngayon. Bakit? Gumagawa sila ng YouTube account, gumagawa sila ng Gmail account na 18 years old na sila. 'Di ba? Maraming paraan kung paano makapanood yung tao o yung mga bata sa mga censored na mga video or mga adult video. So ito yung masasabi ko. Bakit viral 'to lagi? 'Di ba? Bakit viral? Lalo na sa mga Pinoy. 'Di ba? Marami akong nakita mga babae, ang dami. Talagang puro kalibugan. So anyway, sunish nila yung ganun. Diba? Wala tayong magagawa dyan kasi YouTube channel nila yan. Wala tayong magagawa. Just to accept the fact na viral sila lagi dahil sa mga ganyang content. Kasi, alam mo, yung tao, nasa species na natin yan. Meaning, meron tayong angking kalibugan sa ating katawan. Angking kalibugan. Shit, ganon. Meron tayong mga angking kalibugan and we accept that. I accept that. Meron tayo, di ba? Pero, ilagay natin sa tamang lugar. Di ba? Kasi, sa mga nakikita ko doon sa mga kalibugan videos, shit. Ha? Na binibenta nila yung sarili nila para lang magka views, 'di ba? Para lang kumita. Pero merong community guidelines 'yan si YouTube, 'di ba? Once you are uploaded, pag monetize ka, you are uploading mga adult content video.
Meron yun, 'di ba, pag nag-upload ka monetization noon. Tapos sunod yung parang visibility or yung tinatanong ka ni YouTube kung anong klaseng video 'yan. 'Di ba? As far as sa YouTube account ko ay safe for ads pa rin ako and my accuracy, my ratings is high. Perfect yung ratings ko kasi nire-rate ko yung mga bawat videos ko, nire-rate ko. Just recently, yung pocketbook series ko is safe for ads, FYI. Kasi nakalagay doon, meron akong nilagay doon, romance and kissing, but without nudity, di ba? Kwento lang. Meaning, walang pinapakita sa video na mga nudity or sexual intercourse. Yung ganon. So, kahit i-report mo yan, andyan pa rin yan. Kasi, acknowledge yan ni YouTube na ganyan yung tema ng content ko ngayon. Di ba? So, anyway, doon tayo sa bakit viral yung lagi yung video ng mga content creator dyan. Especially sa mga Pinoy na mga babae. Lalo, meron din mga lalaki. May nakikita din ako mga lalaki. Sa atin naman, comment ko lang sa ating mga kababayan, no? Kunting kahihiyan naman sa sarili. Kunting kahihiyan naman sa sarili. Di ba? Huwag nating i-push yung sarili natin na gumawa ng ganitong video para lang magkaroon ka ng views. Alalahanin mo din yung rules ni YouTube. Kasi, pag natanggal yan, di ba, mabibigyan ka lang ng tatlong strike, matatanggal yung channel mo. Yung pinagpaguran mo, mawawala talaga yan. And, back to zero ka, di ba? At saka, meron namang mga ano yan, may mga hangganan din naman yan. So kaya ginawa ko tong video na to para lang mag-react, di ba? May sariling reaction ko din to, di ba? Kasi bawat channel may unique ano tayo, may bali creating unique contents kumbaga. Pero sa akin parang wala namang kwenta, tong wala namang kwenta. Pero isisigaw ko lang, nasabi ko lang, 'di ba? Kaya nga dumadami din yung followers ng ating mga fellow ko-YouTubers dahil nagre-react sila sa mga ganyang video, mga kalawsuan video, kalibugan video, mga jackal video. Nagre-react sila. So ang nangyayari, pupunta yung mga nanonood ng mga video na pinapanood ng mga reactors natin na ko-YouTubers at doon sila magre-react, magdi-dislike dahil bakit nagre-react ka sa mga ganitong video. So what? Di ba? Andyan yan sa YouTube yung mga video na yan. Mga kalibugan videos. Andyan yung mga video na yan. So as creators, nagre-react lang sa public videos mo. 'Di ba? So, shout out nga pala kay Kiang Echen. Congratulations sa mga bashers mo at saka lumalago yung channel mo dahil sa mga bashers mo sa pagre-react ng mga kalibugan videos ng ating mga kababayan. So, keep it up, Kiang, and marami pa tayong i-re-react, Kiang. So, congratulations sa sa mga video mo. Mga reaction video mo na pumapatok talaga. So, shoutout sa mga basher niya. So, wala kayong pakialam. Wala kayong pakialam kung magre-react si Kiang HM sa mga video. So, wala din na naman siyang tawag nito. Pakialam sa mga bashers niya. go lang tayo mga bashers. Mga bashers dyan, ha? Keep it up. Kasi mas marami pa din naman yung mga thumbs up, mga likers ni Kiang kaysa mga bashers, yung mga nagdi-dislike, di ba? So, wala pa din kayo.
Thank you na lang din po sa mga views nyo na naibibigay nyo kay Kiang Echem. Dahil dyan, lumago yung channel niya. And she is more inspired to do more reaction videos about our kababayans. Nag-jajakol sa harap ng camera. Anyways, yun na nga. So, yun ang masasabi ko. Huwag natin ibenta sa YouTube yung katawan natin para dumami yung views natin. Di ba? Parang kahihiya naman sa pamilya nyo din yan. Di ba alam ng mga anak nyo? Di ba alam ng pamilya nyo na yan yung ginagawa nyo para kumita? Di ba? Para namang meh, mga ganon. So, happy lang tayo. And positive. Keep the positive going on. And maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pakikinood ng ating video for today. And guys, ipopromote ko lang yung ating mga pocketbook series na nandito siguro or dito. And huwag na rin kayong magtubiling mag-subscribe kung gusto nyo makinig pa for more pocketbook series ng ating channel. So, i-follow nyo na po ako at click the notification bell para po lagi kayong updated. Maraming salamat po and God bless everyone.